Patay sa angkor. May hapon, senador. May hapon. Bye-bye. Sounds up. May hapon. May hapon po. Basa mo ninyo itong kuwan na pirmahan na ni Presidente to certify itong kuwan. Itong, pero naghihatag na ako statement kanina. Itong na is, itong bill na mo sa Senado, bi-certify. O pa pong form po. Napirmahan na po niya itong memorandum. Pa pong pa-MV po. Gusto naman. May nagasto. O nga ba? Pag-usa naman po. May nagasto rin na ano. Pag-usa naman. I-play ni mo eh. Senator, first okay. Question na lang po yung about sa indemnification bill. Napirma na lang po. Na certify na as urgent ni Presidente Duterte kami po sa Senado ay handa na po kaming ipagpatuloy yung pagtatalakay nito sa session sa darating na Lunes since it was certified by the President as urgent. Ibig sabihin nito ay pwede na ho itong maipasa kaagad sa loob lang po ng ilang araw at alam ko po concern rin po ang ating mga fellow senators, legislators na napaka-importante po itong bill na ito dahil nagmamadali po tayo sa ating pagbibili po ng bakuna dahil bakuna lang po ang pag-asa natin para unti-unting makabalik sa normal na sitwasyon ang ating pamumuhay. Yun lang po ang susi. Wala na pong iba. Ang bakuna lang po. Senator, 2022 election is fast approaching. Kayo po ba nakadecide na po ba kayo to run on a higher position since may nananawagan mo sa Go, which is Sara, Bong, Go, Tandem for 2022? Maraming salamat po sa mga kapwa ko Pilipino, sa inyong tiwala. Ako po ay patuloy lang pong magsiservisyo sa inyo. Yan po ang aking pinangako sa inyo. After my proclamation, masunugan kayo, mabaha, pumutok yung vulkan, lindol, at kahit anong sakuna, makapagbigay po ng konting solusyon sa inyong mga problema. At pagbigay ng konting tulong at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng pagdadalamhati ng ating mga kapwa Pilipino. Ayaw ko pong pag-usapan ang politika. Napakaaga pa po. Ang importante po dito, malampasan natin itong pandemyang ito. Dahil kung hindi natin malampasan itong pandemyang ito, wala na po tayong politikang pag-uusapan. Para sa akin po, huwag pag-usapan ang politika. Ang pag-usapan natin, kapakanan ng bawat Pilipino, paano natin malalampasan itong krisis, itong pandemyang kinakaharap natin. Yun po ang inaabangan ng bawat Pilipino. Malampasan natin itong krisis na ito. Regarding naman po doon sa sinabi mong sago, o may nagsasabi rin pong sabong, wag lang po. Sabi ko nga, salamat sa inyong tiwala sa amin ni Mayor Inday Sara Duterte. Lilibrehin ko na lang po kayo ng sago. Kung gusto ninyo, wag muna natin pag-usapan yung politika. Basta samahan nyo lang po ako sa pagsiservisyo sa ating kapwa Pilipino. Basta ako, action lang po ako ng action dito. Tulong lang po ako ng tulong. Ngayon, sa mga sago, sa mga sabong naman, sa mga sabongero, alam kong gusto niyo kami ni Mayor Sara dahil sabong na nga yung tawag sa inyo. Pero mamaya na po muna yun. Unahin muna natin itong kapakanan po at kalusugan ng bawat Pilipino. Senator, comment po regarding sa Run-Sara-Run movement. And do you think may ano yung qualities po ni Mayor Sara to be the next president po? Very much qualified po si Mayor Sara. Kung ano po ang pagtingin ko sa ating mahal na Pangulo, sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Ganun rin po ang tingin ko kay Mayor Inday Sara Duterte na mamuno sa ating bansa. If she decides to run, susuportahan po namin si Mayor Sara. Full support po kami kay Mayor Sara kung sakaling mag-decide po siyang tumakbo bilang Pangulo. Mas stricto pa ito si Mayor Sara kaysa kay Pangulong Duterte. Kaya lang po, sabi ko nga, masyadong maaga pag-usapan yung politika. Hindi pa nga po nalalampasan ng Pilipino itong kalbaryo, itong pandemya, krisis na ating kinakarap. So, wag po nating pag-usapan ng politika. Ulitin ko sa mga nagsasabi ng sago, nagsasabi ng sabong,
maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi po namin sasayangin ang inyong suporta sa amin. Ibabalik po namin sa inyo yung servisyo pong para sa inyo. Sir, you are pushing for the prioritization of media in the vaccination, sir. Sir, ever po na ma-approve, sir, yung media as one of the priority sectors. Pag-ilan po sila sa order, sir? Nakausap po kami ni Secretary Galvez kanina. Nakiusap po ako sa kanila. Kasi po, ang media po ay parang frontliners na rin po ito. Napaka-importante po ng role ng media ngayon. Napaka-importanteng sektor po ng ating lipunan ng media. Dahil sila po yung nagdadala ng balita. Halimbawa po ngayon, information campaign about the vaccine. Paano natin i-disseminate yung vaccine na dapat po itong pagkatiwalaan ng Pilipino? At sino ho ba nagdadala ng balita? Kayo po, mga media. Kaya considered na rin po kayo as next to frontliner rin po. Pag nagpo-cover kayo, kayo rin po mismo ang pupunta. Exposed rin po kayo sa sakit na COVID-19. Kaya dapat protektahan rin po natin ang ating media. At sumasang-ayon po sa akin si Vaccine Sir, Secretary Galvez, na nasa top priority na rin po ang ating mga media people. Meaning sir, next to medical frontliners, pangalawa po kami sa medical frontliners. Yes, yes po. Opo, kasama na rin. Halos pareng, para na rin po kayong mga sundalo, para na rin po kayong mga pulis na frontliner na rin po kayo sa laban ng COVID-19. Sir, with regards to the vaccination of President Duterte, sir, may update na po ba tayo coming from his doctor, sir, if may ano na go signal na kami? Inaantay na lang po namin ni Pangulong Duterte dumating po yung safe and effective vaccine. Once na dumating na po ito, nakausap ko na rin po ang kanyang doktor, ay ready naman po at pinagpipilian na lang po ni Pangulong Duterte ng kanyang doktor kung ano yung pwedeng iturok sa kanya. Iba't ibang klaseng vaccine po yung darating. Merong Pfizer, merong AstraZeneca, merong Moderna, meron pong Sinovac at Novavax. So, iba't ibang klase po, iba't iba ang po ang laman ng vaccine na yan. Kung ano po yung suitable po sa kanyang edad. Ngayong 76 na po ang ating mahal na Pangulo sa susunod na buwan. Kung ano po yung pwede sa kanyang health, ay yun po ang ituturo. So, kami po ni Pangulo, willing po kami, isa publiko ang pagbabakuna sa aming dalawa. Not because we are priority po sa listahan. Hindi naman po ganoon. Ayaw po namin mauna. Gusto naming mauna po ang frontliners. Gusto naming mauna po ang ating mga mahirap na mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar, yung sa pinakasulok ng mga kababayan natin na hindi po alam saan kukunin yung vaccine. Sila po ang dapat na priority, mga senior citizens. Kaya lang po, para lang po makuha natin yung kumpiyansa ng mamamayan, ay handa po kami na magpa-maunang mabakuna para makuha lang po natin yung kumpiyansa para dito sa vaccine na ating binibili. Sir, klaruhin ko lang, sir. This doctor willing to give clearance, sir, basta siya ang mamili kung anong bakuna ang dapat iturok. Yes, kay Pangulo. Siyempre po, pinag-aaralan po ng mga doktor ni Pangulo kung ano po yung pwedeng iturok sa kanya based on his health, based on his age po, kung ano ba yung maaring suitable sa kanyang sa kanyang edad, sa karamdaman niya ngayon. Yun po ang pinag-aaralan pa po ng kanyang doktor. Pero hindi na po, sabi ko nga, hindi na po question kung magpapabakuna o hindi. Magpapabakuna po si Pangulong Duterte. Next question from Maya Padilla. Senator, yung Filipinos or kahit yung mga tao ngayon medyo naging hirap due to high inflation rates. From your end po, ano pong solusyon na nakita niyo dito para matulungan yung mga tao, lalo na yung walang trabaho? Lahat tayo naghihirap. Lahat ng bansa sa buong mundo ay naghihirap po sa ngayon. Apektado tayo, talagang bagsak ang ating ekonomiya. Maraming nawalan ng trabaho. Yung mga nawalan ng trabaho, meron po yung pinapakain ng mga pamilya. Kaya po, nakikiusap po ako sa ating gobyerno kung ano pong pwedeng ma-extend natin. Pigain na po natin ang gobyerno. Ibalik po natin sa tao yung tulong. Kung anong ayuda ang pwede, anong trabaho ang pwede,
anong may itulong natin sa mga small and medium enterprise natin, ang mga negosyo, para sila po'y makabangon po muli, dahil pag nakabangon sila, yung mga maliliit na negosyante, makapagbigay rin po sila ng trabaho dito sa mga ordinaryong Pilipino. Ako naman po, in my own capacity, tuloy-tuloy po ang aking tulong sa ating mga kababayan. Iikot po ako, lalo dito po, mga fishermen, turismo, tinamaan, walang trabaho. Ito yung mga nag-aano sa mga resort, mga fisher folks, mangingisda, iba't ibang sektor po ng tinamaan dito sa Samal. Bukas naman po, dun sa Misamis, meron mga apektado rin po mga pamilya dun. Pati po dito sa Santo Tomas, binaha na nga sila, may pandemya pa tayo, binaha pa, nasira pa yung mga bahay nila. So makapagbigay po ng konting tulong man lang sa kanila, makabangon po muli. Pangtawid lang po ito, makatawid lang tayo sa krisis na ating kinakaharap sa ngayon. May tutulong po kami. Ako naman, I'm urging government, executive department, do all possible sa DOLE, tupad program, mga nawalan ng trabaho, assistance to OFWs. Ito naman po mga market natin, tulungan po, makabangon po muli. Ito mga fishermen natin, mga farmers, may mga kagamitan. Itulong nyo na po. Lahat, sabi ko nga, bigayin nyo na po kung anong natitira sa gobyerno. Huwag na po natin ipasa yung paghihirap sa mga mamamayan. Kung maaari, ang gobyerno na po ang kumasan sa paghihirap. Dahil yan naman po ang trabaho ng gobyerno. Okay na po. Thank you.